Hey guys! Once again, my name is Jen Alumno and right now, nandito po ako ngayon sa tinatawag nating RICE LOCQ application. So, ngayon po sa ngayong napapanahon ng panay ang taas ng gasolina. O, diba? Parang kanta lang yan nung araw eh. Presyo ng gasolina ay nakakainis. Lagi na lang tinatago ang supply ng langis. Kaya ito, tingnan nyo ang website na to. Actually, kung gusto nyo makita yung details ng Price Lock, just click on pricelock.com at makikita nyo po lahat ng details about dyan. So, ito po yung magiging isa sa pinakaparaan natin para tayo ay makapag-imbak ng langis. Diba? Kasi kailangan antindi ng itataas nga itong susunod na panahon. Parang 13 pesos per liter. Can you imagine? Diyos ka, parang katumbas na ng ilang kilometrong itatakbo yan. So, because of this Price Lock apps na matatagpuan nyo, it's either sa Google o sa Google Play Store or sa iTunes, i-download nyo lang po itong apps ng Price Lock na kung saan pwede ka nang makapag imbak ng gasolina o ng diesel or kung ano man yung gamit po ninyo. So, by using this app, pwede kang mag-advance payment at kung magkano yung presyo niya during the time na bumili ka, nakalock na po yan dyan sa price na yan. So, meaning kahit tumaas na po yung presyo, tumaas pa ng tumaas ng tumaas, naka-price lock na yan as long as may stock ka. Kayan lang, syempre, ang pwede lang natin stock kung ikaw po ay private individual, up to 600 liters. Pero hindi ko pa po alam kasi kung meron po kayong business, I think mas maganda po yung privilege na binibigay ng C-Oil. Yes, you heard it right. C-Oil po ang may-ari ng apps na ito. Pero yung maliliit na gasolinahan, they can also buy from this. So, alamin nyo na lang po sa website kasi hindi ko pa po alam yan dahil wala naman akong gasoline hand. Siguro soon, malapit na rin. O, diba? So, ito, gamit ko na ngayon at nakapag-load na ako. For the first time, nakapag-load na ako. At agad-agad, pagkaalam na pagkaalam ko nito, buti na-discover ko siya. Agad-agad, nagpa-load po ako. Ayan. Hi, shoutout kay Angel na nag-post. So, ayan. I-open ko ngayon itong aking Price Lock. So, ito po, pag nagawa kayo ng apps ninyo, so, gagawa kayo dyan, entering your cellphone number na kung saan doon kayo makakakuha ng OTP para po sa security ng inyong mga payments using credit card or other forms of payment online. So, dahil dyan, nakagawa ka na ng account, for sure yung account mo, wag na wag mong kalilimutan. Mamili ka, is either private ka na mamimili up to 600 liters, or you have your own business, small, medium enterprise, or ikaw po ay gasolinahan, commercial, pwede din po kayo dito na may gasolinahan na maliliit. Pwede kayong mag-stock sa kanila kung wala kayong masyado malaking tangke. At yung mga private individual naman, kung wala kayong malalaking galon, syempre bawal din naman mag-stock sa bahay. Nakakatakot po yan. Diyan na lang, mag-advance payment na lang kayo para sure naka-lock-in yung inyong price. Now, eto na po. Bubuksan ko na po itong aking mahiwagang Price Lock apps na kung saan nakaregister po yan sa number. Ako, na-display po pala aking number pero okay lang. Yan po ay ginagamit ko lang para sa mga pang business, that's not my private number. So, ito, ipapasok mo lang yung iyong password o MPIN. And then, tsadan. Alright, so, medyo may kabagalan lang talaga dito sa Pilipinas. So, sabi dito, allow mo daw siya. Hindi pwedeng hindi mo i-allow. So, allow mo kahit only this time. O, diba? Ganun lang yan. So, baba natin para mabasa yung Price Lock. Yan. So, allow mo siya para magamit mo yung inyong apps. And then, dito makikita mo, meron na lamang akong load na almost 4,000 pesos. Dahil kanina, naipamili ko na po yung aking load na nag-cash in. So, yan. Makikita niyo po dyan. Ay, wait lang. So, makikita niyo po dito, meron po nakalagay dyan, ito, oh, cash in. Ah, ito pala yon cash in. Ano ba yan? So, meron nakalagay dyan, cash in. So, dito po nyo yun makikita. Ah, paano ba yun, right screen? Hindi ko alam paano ba yun. Sulatan. Okay.
So, mamaya ako naalalin. So, ito, kung makikita niyo po dito sa bandang kaliwa, andyan yung cash in. So, pag pinindot niyo yung cash in, dyan ka maglo-load. O magka-cash in. Tsaka magka-cash in. Ang gulo ko, diba? Tsaka magka-cash in by entering is either your credit card, Visa o MasterCard credit, MasterCard na credit card, or even na debit card. Pwede rin, siguro. Hindi ko pa na-try, pero I think dahil pwede rin naman yan. Tapos, kung meron kang GCash, wala po yung transaction fee. Pwede rin naman online banking kung meron ka mga online banking dyan. At kung sa COL ka naman, you need to pay cash. Magbabayad ka sa cashier ng 7-Eleven, Express Pay, or ng Hulier, One of Hulier, True Money, and RD Pawn Shop. So, alin man doon, pwede ka mag-cash in. So, ako kasi, ang pinili ko kanina na nag-load ako ito. Yan, dyan ako nag-load. Kiklik mo lang yung MasterCard or Visa. Ita-type mo lang dyan. The maximum amount na pwede mong i-load dito ay nagkakalaga lang naman ng 10,000. So, pag nag-load ka na ng 100,000, hindi na po pwede. Kahit ilang zero ilagay mo dyan, hindi na po pwede. Maximum lang ay 10,000 per isang transaction. Per real-time transaction lang naman. Pero kung nabawa, gusto mo uli, dahil yung niload mo, naubos na yung gasolina, maya-maya, inubos mo na, nilaklak mo na yung gas, o pwede ka na uli mag-load after an hour, pwede na uli yan. So, just click continue. Ayan, just click continue there. And then, lalabas po dyan yung inyong add card. O, i-click mo lang yan dyan. So, dito ka na magta-type ngayon ng iyong credit card number. Ay, kailangan hindi nakikita. Ayan, basta mag-type ka dyan. Oo nga, huwag na nga ilagay yung number ko. Basta mag-type ka dyan ng credit card number mo, ilagay mo dito sa baba yung expiration number mo, dito sa baba, sa kabila, sa kanang side, yung CVV o yung 3-digit secret number. Pwede mo siyang isave, pero ako kasi hindi ko na sinave kanina. So, I'd rather, for my own reason. Although alam ko naman secure ang apps nila, pero hindi ko na rin deny kasi easy access lang naman ako sa aking credit card. So, dapat sa baba dito, i-click mo lang dito sa baba yung continue. Lalabas na dyan. Papasok na po yung inyong niload na 10,000 dito makikita. So, pagbalik mo dyan, dito sa, yan, nababasa niyo po yung available peso balance. Kung nag-load ka na doon using your credit card or your GCash or your online banking, makikita mo yan dito, may papasok na. So, kung nag-load ka ng 10,000, 10,000 yung makikita mo. But since ako kasi nag-load ako ng another 4,000, so may butal lang na nagamit. Ayan. Ayan. So, yan po yung laman ngayon. Kasi yung 10,000 ko kanina, ang 10,000 ko, binili ko yung diesel. Ito, makikita nyo po dito yung kulay yellow. Diesel po yan. So, naibili ko na yung 10,000 ko divided by 62.85 kanina. Yung bili ko sa C-Oil sa Binyan. So, 62 pesos 85 cents. Pero nang nagtingin ako sa Santa Rosa, is about 64. So, depende na lang yan, syempre sa stocks ng gas na napagbilhan nyo. So, iba-iba po yan, depende sa branch. So, itong branch na napuntahan ko, 62.85, kaya yung 10,000 ko ay 100. Mababasa nyo yung diesel ko is nakapag-stock ako ng 159 liters. O, diba? Plus, meron pa akong full tank. Oh, di ba? Ang saya-saya. Tapos may na-imbak pa ako. Sangka pa, di ba? Oh, siyempre, kailangan ngayong gantong panahon ng mga ganyang krisis sa gasolina, kailangan wais tayo mga messes. Oh, di ba? Messes talaga. So, yun. Basta yun, dito ka lang. Pwede. Ngayon, kung may amount ka na dyan, nakapag-cash in ka na, mayroon ka ng pera dito na nakikita mo, ikiklik mo lang to, yung katabi ng cash in, bibili ka na ngayon ng fuel. So, kagaya na gagawin ko, bibili ako ng fuel. O, di ba? Bibili ako ng fuel. Sa pagbili mo ng fuel, pipili ka ngayon. Ako kasi, dahil naka-lock-in ako, ang pinili kong store kanina is Binyan,
Kasi lalabas yun eh kung saan ka malapit. Pero ako, since malapit din naman si Santa Rosa, pinuntahan ko na rin. Dahil walang available kanina na gas, nagkaubusan eh. Talaga mga tao nag-imbak eh. Talagang kahit puno na, pinupuno pa talaga nila. Magkakanda umapaw na. Kaya tuloy naubos yung gas. So ako naman, since naubusan sa Binyan, pumunta ako ng Santa Rosa. Kaya lang nakita ko, sayang din naman yung 2 pesos. Kaya bumalik ako sa Binyan na lang yung aking preferred fuel. Okay, so dun yung aking pinili. Mas mura ng kaunti. O, diba? So ngayon bibili ako uli kasi nakita nyo kanina may natitira pa akong 3,900 something. 3,900 dollars. So, di ba? Di joke lang. So, bibili ako ng diesel sa halagang 62.85 na hindi pa rin umaangat ang presyo. Good luck sa akin dahil hindi pa umaangat. Bibili ko na ngayon. Kailangan yung pera ko na imbak, ibili ko na ngayon din. So, kiklik ko lang itong diesel dahil diesel po yung aking gamit. Pero pansinin niyo po ha, ang presyo ng gas ay 70 per liter. By sa mga susunod na panahon, ng mga araw, tataas po ngayon ang gas. Nang I think about 7 pesos and 13 pesos po sa diesel. Kaya talagang maghalos magdidikit na po ang presyo nila. Sa mga gasolina at diesel, wala na pong diferensya yan. Kung ano ang gamit nyo. So for now, bibili akong diesel. Just click diesel for 62.85 per liter. And then scroll up. Scroll up. So ngayon, nakalagay dito, bibili ako ng liters. Remaining amount. Ano yun? Ba't may ganun? Ah, okay. Top up amount is 441. Okay, sabi dito sa baba, pwede na lang daw ako mag-load ng 441 liters. O, diba? Ang dami pa. O, yung mga gusto magpabili dyan, bili na, dai. Marami pa akong pwede bilhin. Okay, so bibili ako ng liters. Ilang liters ba? So, before that, kailangan ko bumili ng liters. Ilang liters ba siya pwede? Teka, titignan ko ha. I-divide ko muna yung 39. Ayan tayo. Basta pag mat, ang hirap eh. So, kailangan kong kalkyuhin ngayon ilang litro yung pwede nating mabili. Kalkyo. Mabas ka. So, kanina sabi may 3965 ako. 3965 na natitira. Bibili ako ng 62.85 per liter. So, meron ako mabibiling 63 liters. Kaya babalik ako dun. May 63 liters pa ka ba dadagdag? Yes! Bili na. Okay. So, dito, itatype ko lang ay 63 liters. Okay. 63 liters. Ayun naman pala. Dito naman pala. Lalabas yung total yata eh. 63 liters. Price per liter. So, 39.65. Kahit pala hindi ka na mag-calculator. O, di ba, pinahirapan ko pa yung sarili ko. Lumabas dito, 63. Kung sibila ko na 63 liters times 62.85, ang halaga ay 39.59. So, pasok po yan dun sa amount ko kanina na 39.65. O, di ba? So, yun. Some products are only available and selected. Ay, may ganun pa pala, oh. Tingnan nga natin to bago ko i-click yan. Sabi dito sa taas, some products are only available at selected station. Click. Ay, hindi pa daw ako tapos mamili. So, paano ba yan? Mamaya na lang natin balikan. So, for now, tapusin ko muna yung pamimili ko ng gas. Bibili ako ng 63 liters for 62.85, which is the price kanina. Kahapon na yun kasi alas 12 na ng madaling araw. So, yun. Bibili ako ng 63 liters. Click continue. Ayan lang. So, mabagal. Dapat nakakapag-upgrade din ng nakakabili ng pampabilis ng net. Ay, bakit insufficient balance? Kulang ako ng sentimos. Ah, so iba ko. Wait lang. Mali yung calculator ko o mali ako or what? Hindi ko alam. So, bawasan natin ng liters. Gawin natin 62.5. Toink. Pag 62.5, think. Ayan. Pwede na siya.
So, sa 62.5 liters na binili ko, i-continue ko lang yan. Just click continue. Or pwede naman kung wala kang load, ang i-click mo doon ay yung credit card. Add credit card ka lang. So, ganun lang yun ha. Ulitin ko po. Kung wala kang load, kung wala kang yung amount na yan sa iyong sa cash in, pwede ka naman mag-type ng iyong kung ilang litro ang gusto mo, pero babayaran mo dito sa add card. Yan. Pero since ako ay may load na, so dito ako sa may peso balance, may ready na ako, hindi na ako kailangan mag-add ng credit card. So, diretso na akong bibili. Ayan. So, buy fuel. Screenshot muna natin. Ayan. Okay. So, gagawin natin, bili na tayo ng fuel. So, confirmation yan na ikaw ay bumili. Tadaan! Congratulations! May na-imbak na naman ako na 60 liters ng diesel. Yehey! So, my fuel tank nakalagay dito. So, yan na. May resibo ako na bumili ako ng 62 liters. So, tingnan natin yung fuel tank ko. Okay. So, right now, ang aking fuel tank ay naglalaman ng 221 liters. So, meron pa akong available. So, meron pa akong available na 221 liters dito. At pwede pa rin akong bumili ng 378 liters. O, diba? Saan ka pa? So, kung magre-redeem ka, i-click mo to. Yan, redeem at station. Ngayon, lalabas dyan. Proceed to scan to pay. So, doon sa, halimbawa, pumunta ka na ngayon sa, kasi naka-register ako dito, sa CPUL, sa lugar namin, meron silang ibibigay doon na barcode, i-scanin mo yon. So, i-click mo itong proceed scan to pay. And then, ilalagay mo dyan kung ilang liters yung ipapakarga mo sa iyong, ayan, kung ilang liters yung ipapakarga mo sa iyong sasakyan. Let's say, magpapakarga ka, 10 litro. Halimbawa lang naman. Pero before that, dito nakalagay, oh, stations with available products na diesel. Kasi kagaya kanina, pagpunta ko, wala siya. So, bago ka pumunta, check mo muna dito sa taas. Click mo tong blue. Stations with available product. Yan. Alam mo lang. Requesting location information. Allow mo lang yan. Yan. So, dito mo makikita kung alin yung ano. The list will be updated frequently for new lock. So, halimbawa, pupunta ako ng Laguna. Click mo lang sa Laguna kung taga Laguna ka. At makikita mo dyan kung taga saan ka. Let's say, gusto mo pumunta sa Binyan. Titingnan mo ngayon kung halimbawa, meron bang available sa Binyan. Yan, dyan mo siya titingnan mo kung halimbawa meron ba sila dyan. O, diba? Meron ba sila doong station? Kung meron ba sila doong branch? Tapos, nakalagay dito sa baba, available product. Asa na yun? Nawala na. Kanina na. Ayun. Kasi hindi talaga siya nakikita minsan eh. Kailangan mo i-scroll to. Si oil bin yan, ganyan. Tapos, nakalagay dyan, 3 kilometers away from location ko. So, from my location. And then, tuturo niya kung saan ka dapat pumunta. Available products. Ayun, may diesel na. Kalagay, oh. Diesel, red. Gas. Gas, 91, green. Oh, so, ibig sabihin, available. They are also accepted. Nakalagay dito, accepted customers price lock queue for consumer. So, pwede tayong pumunta na doon
at mag-load na. Pero dahil madaling araw na po, dapat bukas na. So yun, ganun siya kaganda, di ba? So malalaman mo na kung saan ka ngayon pupunta, kung doon ka talaga pupunta. Pero kung halimbawa, try naman natin. Kasi nakalagay doon 3 kilometers. Paano kung ang way mo naman papunta ka ng Cavite? So, syempre, depende kung saan ka dadaan. Paano kung papunta ka ng Cavite? Di syempre, itatype mo sa Cavite. Itype mo lang dyan, Cavite. Lalabas po yung mga area. Area ng Cavite. Teka lang. So, sa area ng Cavite, halimbawa ito, Carmona. Kalagay na dyan, kung close ang barangay, sa ang direksyon, tuturo ka. I-click mo yan, lalabas ngayon dyan, available products, diesel. O, di ba? May mga ganun. Available gas, diesel, at ano pa. So, yun lang naman, at least alam nyo kung paano at mamimili. Ayan. So, post natin, dahil nawala siya. Ganun pala yun, no? So, first time ko kasi na pinagsabay-sabay. Po, ipopost ko lang muna dahil ipapasok ko yung aking pin. Wait lang po. So, I'm back now. Ngayon, nakita nyo na, since nag-out ako, nakita nyo na kanina 3,900 yung laman, 3,900 something, yung laman ng aking available peso balance. Since nag-load ako ng 62 liters at 62.5 liters at 62.85 pesos per liter. Kaya po naubos na yung 3,960 something. So yun na lang natitira, 8 pesos. Talagang hindi ako nagtira kasi kailangan lahat ma-load ko. At ngayon, kung kanina 100 ano ba yung aking load kanina? 159 liters. Nadagdagan siya ng 62 liters kaya I have ano na ngayon, may nai-store na ako na about may ni-store na ako na about 'yan. So may ni-store na ako na about magkano to? 221.5 liters. So wala pa akong ano. So I think pwede ka rin magano ng 600 liters ng gasoline. Bukod pa sa 600 liters. Kasi kung i-click mo to, let's say magbabay ako ng fuel. Try lang natin para lang sure ako. So, kanina tayo, nakita natin, available ko, 600 minus 221. So, I still have 379. So, tingnan natin kung yung 600 ba is applicable for every type of gasoline or yung 600 para sa lahat na. So, let's find out. Halimbawa, ang kinlik ko ay hindi naman diesel. Let's say, ang bibilin ko yung pinaka, ano bang pinakamahal? Ito, 95. Gas 95 is 70.75 per liter. Itong nasa huli. So, kung ito ang ikiklik ko lang, halimbawa lang yan, ikiklik natin. Okay. So, magta-type tayo ng liters. Dapat dito, liters. Halimbawa, bibili ako ng 600 liters. Ay, you have reached your tank limit. So, sige. Kinlas ko kanina kasi yung 600, i-minus natin yung 220. So, halimbawa kung bibili ako ng 400, hindi pwede. Pero kung bibili ako ng 379, 78, ayun. Meaning to say, since na-consume ko na yung 221.5. Ang pwede ko na lang bilhin ay 378.5. So, yung 378.5 liters, pwede ko pa siyang gamitin sa ibang type of gas. Kanina kasi diesel yung binili ko. So, meron na akong 221 liters na diesel. So, ang pwede ko na lang bilihin na gasoline o yung gas na N95, kung ito yung gasoline na gusto nyo, allowed na lang ako ng 378.5. So, meaning to say, kung yan ay 70.75 times 378 liters,
378.5 liters. Ang babayaran mo ay 26,000. Ayan. 26,000. Kasi, ang maximum lang na pwede pala ay 600 para sa lahat na po yun. 600 liters is either kalahati nun, 300 liters nun ay gas, and then 300 liters nun ay diesel. So, alin man ang gusto mo. Kung gusto mo naman mas maraming diesel, 100, let's say 100 liters lang sa gas, and you have 500 liters na diesel, bahala ka. It's up to you. Consumable lang yung ating 600 liters. Bahala ka na budgetin niya kung anong type of gas or diesel ba ang gusto mong bilhin. So, mamimili ka lang dito. So, nakalagay naman dyan yung prices. At lalabas dito sa baba kung ilang liters ang binili mo. Lalabas naman dito yung kung magkano. I-click mo na lang yan. Continue. Para ulit makapagbayad ka. Makapagbayad ka. Kasi dito lumalabas insufficient balance na yung aking peso balance. So, pwede ka na lang pwede kang mag-cash in using your credit card din. Pwede rin namang diretso na bumili. So, add card. Pareho rin. Pero itong cash in, pwede ka, sabi ka nga na sabi, kagaya na sabi ko kanina, pwede ka mag-cash in sa GCash, online banking, and pwede ka rin over-the-counter sa mismong Sea Oil or sa 7-Eleven or sa other binanggit ko kanina. So, pwede po yun. So, balik na po tayo dahil yan tapos na po yung ating dyan, buying. So, we wanna leave. Tapos na tayo dito sa buying. So, yan. Ayun. At least alam nyo na po. The good thing about this, pwede kang mag-impok. Diba? Saving tools. Ano kaya itong saving tools na yan? So, how can price change? Monitoring chart. So, dito kasi, makikita mo yung changes ng pricing. So, makikita mo yung trend. So, yan. Try natin tingnan ha. Get started. Okay. So, yan. Uy, ang galing. Makikita mo pala dito. Madaling araw na kasi eh. Diba? Ang saya. So, imagine mo to. May natututunan tayo. Actually, first time ko itong nakita ngayon. Sabi dito, the latest nationwide price movement ngayong March 15. OMG. Papalo po siya. Ito ha, latest ha. Na, umangat na po siya ng 13 pesos. Imagine mo yan. Tapos yung gasoline, 7 pesos. Kailan yan? Bukas? Ah, ngayon na yun. Ngayon na siya. At, base dito sa nakikita ko, diesel to ha, from November 2, mula nung November 2, hanggang itong March. So, ito yung itinaas na niya ng graphs. Ay, asa na ba tayo? So, ito. Paano ba ito tinitingnan? Ah, okay. Sige. Para tingin natin siya dito. Ayan. Ibig sabihin, wala naman masyadong paggalaw. Nito lang, nung nagkaroon lang talaga ng gera. O, diba? Kayo na. Sige, magirahan pa kayo. Hindi kami apektado eh, no? Dami apektado tuloy. So, pagpasok na itong March 1, ayan. Ayan, nakikita niyo po itong date dito. Ayan. Kita niyo yung date dyan sa ibaba ng diesel. So, ginagalaw ko lamang po itong aking, dinadrag ko lang siya. So, binadrag ko lang siya. Makikita nyo magkano yung itinataas ng presyo. So, kung nagtaas, nagbaba, green. Diba? Noong November 30. Tapos, ano ba sabi dito? Pagdating ng December, Hindi pala December. Ayan, tumaas na nung December 21, bumaba 65 centavos. December 28, tumaas na. December 28. January 4, piso. Ayan, pataas na siya ng pataas. Ibig sabihin, noon pa pala December, nagtaas. Papiso-piso. Grabe, no? Ngayon ko lang nalaman. Kasi ako pag nagpapagas ako, hindi ko naman tinitingnan yung price.
Basta sasabihin ko full tank, ganun. So, hindi ko naramdaman yan not unless nitong nagkaroon nga ng paggigirahan ang Ukraine at Russia. Dahil talaga namang kapansin-pansin na. Dati hindi ko pinapansin yung mga papiso-piso lang na ano. Basta pag nag-load ka, full tank, ganun. Diba? Pero dahil talagang grabe, puro pataas, 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 papiso, piso, piso, piso. Nito lang, eto, yan. Pagpasok na ng February, ayan, naging 14 pesos na yung tinaas. Pagdating dito, ano na to, March 1, 15 pesos na tinaas. Pagpalo ngayon nito, ayan. As of today, ang tinaas na po niya ay 34 pesos. Grabe, di ba? Price movement versus index. Ang saya. 34. So, ibig sabihin, tumaas siya ng 13 pesos. Grabe, no? Kailan ba yung March 15? March 15. Ay, ano na to? March ano ba tong huli? March 15. Tama, March 15 nga. Grabe, March 15. Tinaas niya. Pumalo na ng 34. Grabe sila. Ay, anyway. So, basta. At least ngayon, dito, nakikita nyo yung trend dito. Ayan, yung gumagalaw na yan, na violet na yan. Ibig sabihin, per day. Kada galaw ko per day, tumataas yung metro, tumataas yung metro. At pagsapit nga dito, kaya nag-peak ng gusto yan. Kung napapansin nyo, 15 pesos dito. Diyan nagsimula yung sobrang taas by now. So, mag-add sila ng 13 pesos. Grabe. O, diba, kayo na talaga. So, mag-imbak na po tayo dahil hindi natin alam. Pero still, we're hoping and praying na sana nga magkaayos na itong Ukraine at Russia. Please, please, sana naman po, Lord, pakalmahin niyo po ng gusto sila at give them peace. And para naman kami magkaroon din po ng hope na talaga namang tuluyan na makabangon pamula po ng pandemic hanggang ngayon ay talagang kailangan po namin makaahon at ang mga kababayan natin. So with that, para naman po doon sa mga gusto na mag-car loan, ayan, meron po dito nakikita nyo yung may kamay na may pera. Yan, i-click nyo po yan, pwede kayong mag-car loan dito. Oh, so, kung gusto nyo po mag-inquire dyan, pwede ka dyan mag-inquire. O, diba, saan ka pa nilahat? Ay, nilahat ko na. Ayan, so sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Geraldine Alumno. And, ayan. And I'm so glad to share this with you kasi natutunan ko lang siya the other day and then in-apply ko kagad para nga makapag-store ako ng gasoline. So I wanted to share it with you guys para makapag-ano din tayo ng gas para naman hindi tayo mamroblema sa gasolina natin sa bawat araw. So by the way, meron nga palang sa mga bagong gagawa po lang po ng ano, price lock apps, meron po natatanggap dyan na voucher, 30 pesos lang naman po yun, pero okay na rin, magamit nyo po yan pag bagong open, bagong ano nyo. So dito may search station dyan, and then scan, pag magbabayad na po kayo, yan lang i-scan nyo yan, so ganun. Tapos ilalagay nyo kung ilang liters, then click continue, para maloadan po kayo, let's say ilang liters po ilo-load nyo, i-click nyo muna diesel, and then para mabawas, halimbawa magpabawas kayo ng 10 liters dyan, click continue, and then babarilin nyo na po yung barcode doon sa kung saan nyo po gustong branch. So yun, that's all for today. So for now, kinancel ko yan dahil hindi naman ako maglo-load pa. Okay, so mananatili ang aking, let's find out. Okay, so nanatili po ako sa 221 dahil tinry-try ko lang naman yon. So, kung gusto nyo makita ang inyong fuel tank, ayan, kiklik nyo lang po dito yan sa bandang kanan, fuel tank. Ayan. So, meron akong 221 out of 600. So, pwede pa ako mag-load kung gugustuhin ko bukas naman kasi
Di pa ako nakapag-cash in. So, dyan ka magka-cash in ulit. And then, kung gusto mo makita yung fuel balance mo, ayan na po yan. Yung fuel balance mo dito lang nakalagay sa taas. So, 221. Wala akong gasoline. Although, ina-advise ko po kung kagaya namin kayo na meron din sasakyan na gasoline, mas maganda hatiin nyo po yung inyong 600 liters. So, kaya hindi ko po dinamihan masyado. So, pwedeng 300 lang sa diesel, 300 sa gasoline. So, that's all for today. Once again, my name is Jen. See you at the top. God bless us all. Bye-bye.